Mabilis na nakalusot sa plenary deliberations ng Kamara ang panukalang 2024 budget ng Presidential Communications Office. Kasunod niyan sa isang panayam, inilatag naman ni PCO Secretary Cheloy Garapil ang kanilang layunin para sa inyong People's Television Network. Si Melales Mora sa detalye. The interpolations on the proposed budget of the Presidential Communications Office, including attached agencies and corporations, is hereby terminated. Mabilis na tinapos ng mga kongresista ang plenary debates kahapon ukol sa panukalang pondo para sa susunod na taon ng Presidential Communications Office. Humarap dito ang mga matataas na opisyal ng PCO habang nagsilbi namang budget sponsor ng ahensya, si House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo. The Presidential Communications Office stands as a vital bridge connecting the government to its people. The PCO ensures that the heartbeat of our nation's initiatives, policies, and programs reach every Filipino, fostering a deeper understanding and relationship between the government and its citizens. Sa deliberasyon, isa sa mga natalakay ang media and information literacy campaign ng PCO na naglalayong mapaigting pa ang paglaban sa fake news sa bansa. Nakakuha naman ito ng suporta hindi lang mula sa mga kaalyado ng administrasyon kundi maging sa oposisyon. Kaisa po ako ng PCO no dito sa program na ito or projects, yung proposed digital media literacy campaign, at sumasang-ayon ako sa ating kagalang-galang na sponsor na madagdagan ang budget kaugnay noon, at ako po ay susuporta po sa ganung mga panukala. Bukod dito, muli namang naungkat sa plenaryo ang bilang ng mga undersecretary at assistant secretary ng PCO, bagay na dinepensahan ni Congresswoman Kimbo. Just to clarify, ang mga assistant secretaries po natin ay sila po individually ay pumapasyal po sa iba't ibang agencies po ng ating gobyerno. Okay. Kasama po sa kanilang trabaho yan na pang-araw-araw, Madam Speaker. Sulit na sulit po ang sweldong ibinabayad po ng ating gobyerno sa ating 12 assistant secretaries, Madam Speaker. Sa isang panayam, nagpasalamat si PCO Secretary Cheloy Garapil sa mainit na suporta ng mga mambabatas para sa kanilang budget proposal, gayon din sa mga nakalatag nilang programa. Bilang attached agency ng PCO, may ibinahagi ring update ang Kalihim ukol sa inyong People's Television Network. Marami kaming plano sa PTV4, hindi siya number 2, hindi yun ang aim, number 1. So, marami exciting times ahead para sa PTV4, tsaka pati IBC13. Kaya marami silang nakalinyang programa which I'm sure ma-excite lahat. Pagtitiyak ng PCO, patuloy nilang paiitingin ang pagsiservisyo para sa ating mga kababayan sa ngalan ng bagong Pilipinas. Melales Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.